Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon mga call, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon top of the line DE17W 2015 model. So meron itong makina na RO6A engine 660cc. Meron itong maximum power na 64 horsepower at 6000 RPM. Then meron itong maximum torque na 95 Nm at 3000 RPM. So yung sukat ng ating unit mga call, meron itong length na 3.4 meters at meron itong width na 1.5 meters. Yung height ng ating unit mula dito hanggang dito is 1.8 meters. Yung kulay ng ating unit mga call is flamingo green. Ayan, so makita natin dito, meron tayong chrome dito na original. So meron siyang Suzuki emblem. So ito yung chrome ng mga DE17W. So itong unit natin ngayon is customized original Japan na race concept mga call. So makita natin, ito is fiber original Japan. Compare sa yung original na ano nito, yung picture or yung bumper nito is ganito po siya. So ito, bidago na ng Japan. So meron siyang fog lamp dito. Ayan, so dito meron siyang honeycomb. Ayan, honeycomb din dito. So nasa gitna na po yung plate number natin. So yung ano natin headlight is 3-layer headlight. So original po ito. Ito yung ating high beam, low beam, park light, din yung ating signal light. So makita din natin dito, wala na po siyang fender light kasi yung design ng kanyang headlight is meron siyang pa-curve dito para visible din sa gilid. So dito rin makita natin original po yung ilaw dito sa ating mga side mirror basta DE17W. So dito rin makita natin, so kinulayan din natin yung ating caliper na kulay red. So 14 inches mag wheels, Japan original brand new tire. So yung unit natin is all wheel drive. So this brake yung harap, then sa likuran is naka brake shoe. Ayan, so dito makita natin kumpleto siya sa rain visor. Ayan, so yan po yung rain visor natin. High roof po yung unit natin. So makita din natin dito, yung kanyang power slide is pwede na natin i-push dito. Ayan, kita natin, yan, no? So yan yung kagandahan nito. Loaded na po yung feature ng ating unit. So meron siyang body kit dito. Original po yan mga call. Ayan. So yung kagandahan din natin sa ating unit is pwede natin i-remote yung ating power slide. So tingnan natin yung power slide natin. So yung iba is mag-function, yung iba hindi. So try natin. Ayan, long press lang natin to. Ayan, so smooth po yung sliding niya. So tingnan din natin sa right side. Ayan, diba? So loaded siya ng feature. Ayan, pwede din natin dito pag hindi mag-function yung ating remote ng ating sliding door. So yan yung kagandahan nito. Ayan, ayan, diba? So dito makita din natin. Ayan, so yung ano natin, drum brake. Ayan, kinulayan natin ng kulay red. Dito naman sa likuran, sa mga DE17W na high roof mga call, hindi po siya buo yung kanyang backglass dito. Pwera lang sa mga low roof na mga unit is hanggang dito po yung kanyang backglass. So original spoiler, yan. So yan po yung original spoiler ng DE17W. Meron siyang third light washer dito. Ayan, so meron siyang wiper. Dito rin makita natin yung kanyang opener. Ayan. So iba na po yung opener compare sa old model. Ayan, so same lang po ito ng design ng DE64 or DE17V. So makita natin, basta mga DE17W mga call, ganito na po yung tail light niya dito na sa bumper, pero pahaba na po. Compare sa DE17V is square lang po ito, is pahaba yung mga W variant. Pero itong tail light niya is original customized sa Japan, pinalitan nila ng race na tail light. So LED na po yan lahat mga call. So yan, dito meron tayong pin plaka, then nilagyan natin ng plate holder para hindi ma-bend yung ating plaka. So meron din tayong camera dito. Ito yung camera ng ating dashcam, then yung isa is yung camera sa ating touchscreen stereo with reverse camera. So yan, so makita din natin dito sa likuran. Ayan, dito brand new yung matting natin dito mga call. Ito yung matting natin. Tapos
Yung ating dito sa gilid is naka-plastic na din. So meron tayong mga lagayan dito. Yan, makita natin. Yan. So forward natin. Yan. So yan po yung mga lagayan natin. Then meron din dito. Sa kabila din, meron yan. Yan, meron tayong mga lagayan dito. Then meron tayong USB port or charging port dito sa ating unit. So yung sukat ng ating interior, Makol, is meron itong lint na 2.4 meters at merong width na 1.35 meters. Then meron siyang height mula dito hanggang dito na 1.31 meters. So ma-fold din yung ating upuan. So pakita natin kung paano natin i-fold yung ating upuan. Ayan. So power slide. Ayan. So dito makita natin yung ating upuan. So fold natin para makita natin kung gaano kalaki yung space ng ating every wagon. Ayan. So check din natin sa kabilang side. Ayan, para makita natin yung full picture ng ating unit. Ayan. Then so yan po kalaki yung ating unit ng interior. Ayan po, kung upo tayo dito. Ayan. So pwede din tayo higa. Ayan. So yan po yung sukat, pwede tayo ano. Yung height ko po is 5'4" pero pwede natin maka-straight dito na higa sa ating unit. Ayan. Kita din natin dito. Ayan. Pag upo tayo dito, mas mataas yung clearance pa dito. Ayan. So, yan yung kagandahan sa mga high roof na variant. So, yun. Kita natin dito. Balik natin yung mga upuan. Ayan. Ayan. So, captain seat na po yung upuan natin, mga kons. So, meron siyang headrest. Ayan. Meron siyang armrest. Pwede din natin yung unfold yung ating armrest para mas marami po yung makaupo sa ating unit. So yung kaganahan nito, yan. So sobrang laki ng space. Unclose natin. Yan. So kaganahan nito, mga call, is pwede natin yan i-move forward. Yan po yung pinakasagad para mas malaki yung space sa likuran. Yan, pwede din natin yan. Ayan. So yung kagandahan sa mga every wagon din, mga kon, na variant, is pwede natin i-recline yung mga upuan para mas komportable po tayo pag upo dito sa likuran. Mas feel VIP po yung ating mga pasahero dito sa likuran, mga kon. Ayan, no? Kung gusto natin na nakahiga, pwedeng-pwede po yan sa ating unit. So yung seat cover natin na design, mga kol, yan po yung VIP concept. Yung ceiling ni natin is naka VIP concept. Yan. So, kita natin. Yan. So meron din tayong extra fan dito. Yan po yung extra fan din dito sa gilid. Meron tayong child lock. So pag nakababa is naka-lock din, taas is naka-free. So yan po yung for safety sa mga bata. Hindi po yan ma-open dito sa loob pag naka-child lock. Pero ma-open natin yan sa labas. Pero pag hindi naman naka-child lock, is ma-open natin sa loob. Both labas and dito sa loob. So, makita din natin dito. Yan, ito yung ating matting. So, nandyan pa rin original. Then, nilagyanin natin ng bago para mas malinis ang ating yung ating matting. Then mas mabilis linisan kung meron mang dumi. So punta naman tayo sa harap ng ating sasakyan. Then makita natin dito is ito yung dashboard ng ating unit. So balik natin sa original yung ating kulay. So yung kagandahan sa mga itong unit, marami din siyang cup holder. So meron din doon sa sliding door, then meron din dito. Isa, dalawa, tatlo, in pang-apat dito sa driver side na bultahan or yung ating door. So yung kaganaan din, meron siyang mga extra lagayan dito. Isa, dalawa, then apat dito. So yung unit natin is naka-push start na po yan, mga kol. Yan, so makita natin dyan. Push start na po yan. So start natin. Una, accessories yung lalabas. Then pangalawa is naka-on. Then, pwede natin, apakan natin yung brake, then start natin. Ayan. So, kung maririnig nyo, mga call,
is yung tunog ng ating sasakyan is malaki dahil po yan sa kombucha na original na nilagay sa Japan na tawag yan is street pipe. So dito makita natin meron tayong dashcam. Ayan, full screen po yan mga call. Meron din tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Kompleto yung mga sun visor natin left and right. Meron din tayong extra lagayan dito sa itaas. Then meron tayong lagayan ng sunglasses dito. Ayan, so kompleto sa handle, isa, dalawa, then tatlo. Yan po dito. Pero dito is wala na po yan original mga call. Yung sa passenger side. So ito yung steering wheel natin is original. Ayan. So pwede natin yan ma-tilt kung gusto natin. Baba. Kung saan tayo komportable. Then pwede din natin yan itaas. Then yung upuan natin dito is pwede natin yan ma-move forward. Then pwede natin yan ma-attract. So pwede din natin yan. Gusto natin na medyo saan ka tayo komportable. Then yung armrest natin is pwede din natin yan ma-unfold din. Makita natin, sobrang lawak ng upuan dito mga kalong. Kung pwede lang sana na tatlo yung upo dito, pwedeng-pwede po mga kol, pero bawal po yan. Ayan, so dito, full automatic po ito mga kol. Ito yung ating shifter. Dito sa gilid, meron siyang overdrive. Ayan. So, shift lock, aircon switch, ayan. So, yung blower, adjust ng blower dito. Then, yung temperature, ayan yung slow. Then, yung iba is deleted na po yan mga kol. Yan, so meron din tayong lagayan dito. Yan, then meron din tayong extra lagayan dito. Yan po yung mga remote sa mga ilaw natin na nilagay. Yung accessories na pinalagay ng ating customer. Din dito din yung ating glove box. Yan. So makita din natin, pakita natin dito. So yan po yung forma pag tayo upo dito sa ating driver side. So ito yung makikita natin sa ating dashboard. So yan yung cluster panel natin. So naka blue lights, pag tatakbo tayo pag mag green lights po yan, ibig sabihin po yan is naka eco mode. Dito yung gas indicator natin, ito yung RPM natin. So yan po yung makita natin dyan. So park, so makita din natin yan, reverse, yan reverse functional lahat, drive, neutral, drive, yan. So overdrive, pindutin natin naka-off. Yan. Then naka-on pag walang appearance dito. So makita din natin yung ating parking brake. Yan. So ilaw ng parking brake natin mga kol. Ibig sabihin pag naka-push po yan is naka-parking brake po yan. Then ilaw dito. Pag naka-taas po, ibig sabihin naka-free. Yan. So makita din natin dito, ito yung ating accelerator pedal. So fully electronic po ito mga kol. Hindi, wala po siyang cable. So dito, ito yung ating brake pedal. So ito yung legroom ng ating sasakyan pag tayo'y upo dito. So yung signal light natin dito po, ayan, left and right. So off muna natin yung makina para mas marinig natin. Ayan, ayan yung signal light, left and right. Ito yung ating auto, automatic po siya, nakailaw. Then park light lang. Then yung headlight, ayan. So yan po yung high beam, then yung ating low beam. So dito sa kabila, dito yung ating wiper, ayan. So washer din natin pataas, ayan, functional. Dito naman sa gilid, makita natin yung ating push on slide. Yan po yung ating push on slide. Fog lamp switch, power slide switch, long press lang natin, ayan. So functional, ayan. So left side, long press lang natin. Ayan. So pag hindi mag-function yung mga remote natin mga call, dyan po is mag-function po yan gamit yung ating mga power slide switch. So dito meron tong nilagay mga accessories na ito mga call, mga ilaw ng ating unit. Ayan. So mga pailaw po yan. So makita din natin yan sa ilalim, meron siyang mga ilaw dyan based sa request ng ating customer. So yung aircon natin isarap lang po mga call, pero mas malamig po ito kasi latest model na po ito mga call. 2015 model pataas po yung mga ganito. Ayan, air vent, isa, dalawa, tatlo, and apat. So apat po yung air vent ng ating aircon. So dito naman mga call is
auto fold. Ayan, so nag-fold po yung ating ano, then power window switch. Ayan, long press natin. Ayan, functional po yan lahat na power window natin. So yung ating side mirror adjust, lagay natin sa right. So kasi hindi pa namin yan binaliktad, kasi pinag-aralan pa yan namin ng mabuti, mga call. Ayan, so yun o, kumpleto siya, nag-a-adjust. Then taas, then ganun din sa kabilang side. So yan o, makita natin yung blue lights niya. Ayan, so sa sabay sa park. Ayan dito. So titingnan natin dito, mga call, yung ating jack, tie range, at saka yung riser natin nandyan. So punta naman tayo sa makina ng ating unit. So dito check natin yung makina natin. So ito yung makina natin. Ayan. So yung makina natin is RO6A engine. So 64 horsepower at 6,000 RPM. Then meron itong maximum torque na 95 Newton meter at 3,000 RPM. So meron siyang mga accessories. So modify po itong unit na to sa Japan, mga call. So makita natin, meron siyang mga accessories. So hindi na natin ginalaw pa yan. So yan o, napakaganda pa ng makina natin. So PCB bulb, injector natin, isa, dalawa, tatlo. Then dito yung ating ignition coil at saka spark plug nandyan. So 14 millimeter po yung gagamitin natin na tools para sa ating spark plug, kasi maliit na po yung spark plug nito. Ayan. 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 Very powerful po yung makina natin, mga call. So ito yung turbo. So naka-turbo na po yung unit natin. So check naman natin sa kabilang side kung ano yung makikita natin dito. Yan o, ganda ng ilaw ng ating sasakyan. Yan dito makita natin. So manufactured Suzuki Motor Corporation Japan. Type ABE DE17W. Engine is RO6E. So kita din natin yung kanyang chassis number dito. Gas tank opener nandyan. Ayan. Ayan. So dito kita natin. Ayan. So ito yung ating side or sa ilalim ng ating passenger side. So hindi po yan mainit, mga call, kasi meron yung insulator dito. Yan po yung insulator. Din naka-sealed po yan ng rubber dito sa gilid. Then meron din siyang mga insulator dito sa gilid. So original po yan na gawa ng Japan na merong insulator. Ayan, so ito yung ating alternator, aircon compressor. Dito tayo mag-check ng engine oil. ATF po yung ating automatic transmission fluid. Main fuse box. Din yung ating air filter housing. Then dito yung ating ECU. Then ito yung throttle body natin, mga call. So yung throttle body natin, mga call, is fully electronic na po yan, mga call. Wala po siyang cable na nag-a-attach, kasi yung ating accelerator pedal is fully electronic na din. So latest sa lahat ng minivan, sa mga na-drive ko, long drive, gamit yung ating D17W din or DR17W long drive Luzon. Napaka smooth talaga ng andar, na smooth pag tumatakbo, parang nagda-drive ka ng commercial, mga call. Napakaganda. So sulit na sulit talaga yung ganitong unit. Sa ngayon, mga call, medyo may kamahalan pa po yung mga ganitong setup or ganitong mga unit. So nagbibis price po ito ng nasa 450 pataas po, depende po sa accessories na gusto ipalagay. Pero napakasulit po kasi 2015 model above po yung mga ganitong unit. So itong unit na to is original Japan po na made, yung kanyang race concept. Sumabot po ito ng 480,000 all in na po yan, mga call. So kayo na yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. Ingat po, mga call, and bye-bye. God bless po sa ating lahat.